Para po sa mga first timer na nagtatanong po sa akin, gumawa po ako ng video guide para po sa inyo. Kung pupunta po kayo na sa airport, mag-adjust po kayo or mag-advance po kayo ng oras. 5 oras po, mas maganda po, mas maaga. Sa mga first timer po, lagi po natin titignan kung ano po yung mga naka-signboard. Kasi po, nung first timer ako, pumasok ako sa exit. So, pinagalitan po ako ng security. So, lagi po natin titignan o papasok o lalabas po tayo. Pagpasok nyo po, ilalagay nyo po ang inyong mga gamit o inyong mga bagahe sa scanner machine. So, iscan po nila yun kung may mga matutulis na bagay. So, hindi po allowed yung mga matutulis na bagay sa inyong bagahe. Next po, pag nasa loob na po kayo ng airport, pakicheck lamang po ang inyong plane ticket. Pakicheck po kung anong airlines po kayo at kung anong flight number. Makikita nyo po doon kung open gate na po siya. Pag open gate na po siya, pwede na po kayong mag-check-in. So proceed po kayo sa counter. Pag nagpunta po kayo sa counter, pakiready lamang po ang inyong mga dokumento tulad ng mga passport, plane ticket at saka yung mga dokumento na required po ng airport. Yun po ang ipapakita nyo po. Kung wala pong problema ang inyong mga dokumento, lalagyan na po ng sticker ang inyong bagahe papunta po sa conveyor. Papunta po yan sa airlines kung saan po kayo sasakay. Ito po yung tinatawag na check-in baggage. Pagkatapos pong ma-check-in ang inyong bagahe, bibigyan po kayo ng boarding pass. So, lagi nyo pong i-check kung anong boarding time at saka gate. Lagi nyo pong titignan kung anong gate po kayo kasi doon po kayo pupunta. Yan po ang tinatawag na boarding pass. Paki-check po ang mga boarding time, gate at saka seat number. Next po, check-in ng hand carry. So, tatanggalin po lahat yan. Belt, relo, shoes, ilalagay po sa kanilang lagayan. Papasok din po yan sa scanner. Next po, immigration stamp mo. So, ito na po yung ibibigay mo po yung passport mo para tatatakan na ikaw ay lalabas sa kanilang bansa or itayo ay lalabas sa ating bansa. So, lagi po nating titignan kung mayroon pong stamp. Tulad po niyan, departure. Kailangan po meron yan. Pag wala po yan, malaking problema po ang ating haharapin. Kaya lagi pong titignan or double check ang stamp ng iyong passport. Pagkatapos po nun, so diretso na po tayo ng ating gate. So meron po tayong boarding pass, sundan lamang po kung anong gate tayo. Doon po tayo maghihintay kung kailan po magbubukas o kailan po sila magpapasok papuntang eroplano. So pag open na po yun, oh yan, napapasok na po siya. So diretso na po tayo sa ating upuan. Meron pong nakalagay sa boarding pass kung anong seat ka po. Doon ka po umupo. Next po, pagbaba nyo po ng airlines, diretso po kayo sa immigration. Kasi po, tatatakan yan for exit or arrival. Inuulit ko po, lagi nyo pong titignan ang stamp ng inyong passport kung may departure or may exit, arrival or exit. So yun po, pinaka-importante po yan. So after po nun, diretso po kayo sa baggage conveyor. Paki-double check po kung anong flight number po kayo kasi may kanya-kanyang flight number po yan. Diyan nyo po makukuha ang inyong mga bagahe. Next po, diretso lamang po sa arrival area or exit po. Paalala lamang po, lagi po natin tignan sa ating plane ticket kung ilang kilo po ang pwede nating dalhin. Maraming salamat po.